Hi everyone! Welcome back to my channel. At sa video ito, ating pag-aaralan ang solving quadratic equation by factoring. So, ito yung pinakang format ng or the standard format ng quadratic equation. Ax squared plus bx plus c equals 0. So, lagi siyang equals to 0. Okay? Or equal to 0. Kapag hindi equal to 0 yung question, so kailangan mag-derive muna tayo or i-rearrange muna yung equation para maging equal to 0. Okay, so let's start. Alright, so x squared plus 8x equals negative 7. So kagaya nung sinabi ko kanina, kailangan equal to 0. So kailangan i-transpose muna natin or transfer natin to negative 7 sa kabilang side. So, magiging x squared plus 8x. Okay. So, negative siya. So, magiging positive pag nilipat mo. Okay. So, equal to 0 na siya. Ngayon, tsaka tayo mag-start ng factoring. Okay. Open parenthesis and close parenthesis equals 0. Ngayon, ano ang factor? Sa pagpa-factor ng quadratic equation, okay? So, una yung x, x times x. And then, palagi nating kukunin factor ay yung last o yung ikatlong term. Okay? So, dito tayo magsulat sa kabila. So, ang mga factors ng 7, kapag pinactor natin yan, okay? 7 times 1, or negative 7 times negative 1. Okay. Pareho silang positive 7, right? Ngayon, kapag nag-apply naman tayo ng addition, okay, add. Okay, so 7 plus 1 equals 8. Ito naman, negative 7 plus negative 1 equals negative 8. So, since ang second term natin is positive 8, okay, so meron tayong positive 8 dito, ginamit natin 7 plus 1. So, ganun din ang gagamit natin dito. Plus 7 plus 1. Okay? Then, equate both sides to 0. X plus 1 equals 0. X equals negative 1. Okay, transpose mo lang siya. Ganun din sa kabila, x plus 7 equals 0. X is equal to negative 7. Okay, so yun na yung ating final answer. Okay, next one. X squared plus 7x plus 6 equals negative 4. So again, it is not equal to 0. So transpose natin sa kabila. So, x squared plus 7x plus 6 plus 4 equals 0. Okay? So, x squared plus 7x. So, 6 plus 4 is 10 equals 0. Okay? So, gawa tayo ng parenthesis. Equals 0. So again, first and third term lang tayo mag-focus. X times X. And then, sulat natin yung factors, possible factors of 10. Meron tayong 5 times 2. Okay. So, technique. Since wala namang negative sa kanila, okay, wag na tayo magsulat ng factor na may negative. Okay? So, para hindi masayang yung oras natin, para hindi masayang yung tinta ng ballpen. So, kapag nakikita mong lahat naman sila positive, so no need na maglista pa ng negative. Alright? So, ayan, 5 times 2 equals 10 and 10 times 1 equals 10. So, kung i-apply naman natin yung addition, 5 plus 2 equals 7 and then 10 plus 1 equals 11. Okay? So, since ang ating second term ay 7, so ang gagamitin natin 5 and 2.
plus 5 plus 2. Okay? So, x plus 2 equals 0. X equals negative 2. And then, x plus 5 equals 0. X equals negative 5. Okay. So, ito na yung root ng ating quadratic equation. Negative 5 and negative 2. Next one. X squared minus 4x minus 35 equals 10. So, again, it is not equal to 0. So, transpose natin sa kabila. X squared minus 4x minus 35 minus 10. Okay. Equals 0. So, x squared minus 4x. So, negative 35 minus 10. Huwag kayo mali dito. Okay? Parang addition lang yan. 35 plus 10, 45. Since pareho sila negative, so pareho kayo mag-a-add. Okay? So, mag-a-add kayo. So, negative 45 equals 0. Parang ganito lang yan eh. 35 plus 10 equals 45, di ba? Okay. Bakit? Kasi pareho silang positive. Ngayon, kung pareho naman sila negative, negative 35 minus 10, minus 10. Teka, ayusin natin. Okay, minus 10. Okay? So, since pareho sila negative, so mag-a-add din kayo. Kaya lang, kukopyahin nyo pa rin yung negative sign. Okay, so parang sa addition, kinopya yung positive sign sa sagot at saka sa addition ng both negative. So, kukopyahin nyo din yung negative sign. Okay? So, I hope klaro yan. Okay, next one. Okay, proceed tayo sa factoring. Equals 0. So, again, first term, x times x. Now, since lahat sila negative, so, wag na tayo mag-try ng mga positive, mga positive numbers. So, negative 45. So, ibig sabihin, isa sa kanila, negative. Kailangan negative. Okay? So, halimbawa, negative 9 times 5 or positive 9 times negative 5. Okay? So, wag na rin tayo mag... Kung nakikita natin na yung second term is, halimbawa, ganito, 4. Huwag ka na mag-try ng, halimbawa, 15 times negative 3. Okay? Huwag ka na mag-try kasi imposible makakuha ka ng 4. Okay? So, wag mo nang i-try. Kailangan makapag-isip na rin tayo kagad kung yung mga possible factors or numbers na kapag pinag-add mo, possible na lumabas yung second term. So, wag na tayo mag-assign ng oras na isulat pa yung 15 and negative 3 para sa negative 45 kasi kitang-kita naman natin, di ba? 15 and 3, imposible makakuha ka ng 4. Alright? So, kapag pinag-add natin yan, negative 9, not equal. Huwag tayong gumamit ng equal. Baka malito kayo. Okay. Kapag pinag-add natin, negative 9 plus 5. Okay. So, since mas malaki yung negative 9, yung absolute value ng negative 9, so, kukopyahin natin yung sign niya. So, negative 4. And then, 9 okay, plus negative 5. So, parang 9 minus 5. So, syempre, positive 4 yan. So, wag na natin sagutan ito kasi meron na tayong sagot. So, since ang second term natin is negative 4, so, ang gagamitin natin ito. Okay? Negative 9 okay, plus 5. Okay? So, x plus 5 equals 0. X equals negative 5. And then, x minus 9 equals 0. So, x
equals positive 9. Okay. Okay, so I hope nakatulong ako sa inyo sa quadratic equation, solving quadratic equation by factoring. Okay, so maraming salamat po. Ako po si Konkru TV. Ganon kasimple, ganon kadali. Thank you very much.